Buhat sa mga ka-Big Bites, Hinebra, kukunin na pala si Robert Bolick. Ang tanong, sino naman kaya ang mga kapalit niya? Pero bago ka sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Para sa mga hindi nakakalam, 0-2 na ang standing ng Northport. Sa unang game nila, sobrang dikit ang naging laban. Tinalo sila ng Alaska sa score na 87-85. Pero ang pinakapansin-pansin dito ay ang napakalayong tira ni Bolick na siyang magpapanalo sana sa kanila. Ayon sa mga fans, sana ay mas nilapit pa ni Bolick ang tira niya para mas lumaki ang chance na pumasok ito. Pero dahil nga mataas masyado ang kumpiyansa ni Bolick, tumira siya ng napakalayo pero hindi nga ito pumasok. Samantala, sa pangalawang game naman nila ay talagang inulan ng mga panlalait tungkol kay Robert Bolick na sobrahan kasi masyado ang dribble niya at sinasabi nga ng mga fans na siya ang dahilan kung bakit natalo ang Northport. Kaya naman may kumakalat na balita ngayon sa social media na sinasabing iti-trade at bibitawan na daw ng Northport si Bolick kung magpapatuloy ang ganitong pinapakita niya. Samantala, alam naman nating lahat na naglabas din ng balita ang mga legit na source na sinasabing ito na ang huling conference ni Bolick sa PBA dahil lilipat na ito sa Japan B-League. Pero kung hindi daw ito matutuloy sa Japan, balak daw siyang kunin ng Barangay Hinebra kapalit din ng isang superstar. Kaya naman ang tingin ngayon ng karamihan ay pinaglalaruan na lang ni Bolick ang mga laban nila at hindi niya na ito siniseryoso. Sa kabilang banda naman, sobrang nakakapanghinayang ang performance na pinakita ni Arvin Santos. Sa unang game nila, nagtala siya ng 23 points, 7 rebounds, 4 assists at samahan mo pa ng 3 steals. Sa pangalawang game naman nila ay nagtala siya ng 20 points, 7 rebounds, 1 assist, 3 steals at meron pang 1 block. Sa kabila ng napakagandang performance ni Arvin, hindi pa rin nila makuha ang unang panalo nila. Sayang din ang pinakita ni Slaughter na umiscore naman ng 22 points. Isa pang malaking issue dito ay ang import ng Northport na si Cameron Forte. Medyo malamya at mabagal siya at parang hindi import kung gumalaw. Kaya naglabas din ang balita ang mga legit na source na maghahanap daw ng bagong import ang Northport pag hindi pa rin magandang ipapakita ng import nila. Medyo masaklap ang nararanasan ngayon ng Northport dahil kasi simula pa lang ng conference, napakarami na agad nilang problema. Pero kung ako ang tatanungin, normal lang naman ang nangyayari ngayon para sa kanila dahil nangangapa pa sila. Alam naman natin na malaki din ang pagbabago na ganap sa lineup ng Northport. May mga nawala sa kanila at may mga nadagdag. Kaya naman sa ngayon, naiintindihan ko kung bakit ganito nangyayari sa kanila. Sobrang dikit ang mga score sa unang dalawang laban nila, kaya hindi pa ito ang oras para maalarma sila. Ang dapat lang nila matutunan sa ngayon ay kung ano ang dapat gawin sa mga huling minuto ng laro. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, anong masasabi nyo sa pinakita ni Robert Bolick? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.